pag pumibisita kasi sa amin, we make it a point na tinuturuan namin yung mga visitors namin about natural farming. Ang survival rate namin doon nasa 85 to 90% po. Wow! So, nakakatuwa naman yan. Good news nga. So, dalawang maipapayo natin sa ating mga taga-subaybay. Tubig na mainit, lagyan ko nung ng produkto mo, wala yung kalamansi, walang lemon. Anong lasa? Kasi nagko-conduct pala sila ng seminar sa mga gustong magpasok dun sa mga hatchery ng hito. Ano ba tong biochar na to? Pwede ba natin pag-usapan? Ano po ang biochar? Magandang araw, ako po si Amy Buiko at ito ang Agree Ako Dyan. Ngayong araw, sisilipin natin ang pagtatanim ng pomelo sa North Cotabato. Paano ba ang tamang management ng pomelo farm dito sa Pilipinas? Alamin natin yan sa aming pagbabalik. Ito ang Agree Ako Dyan. Nagbabalik po ang Agree Ako Dyan. Kasama ko po ay galing pa po ng North Cotabato. Galing ng Mlang, North Cotabato. Kasama po natin ang Operation Manager ng Magical Pomelo Farm, si Sir Bill Jan Ang Buena Flor. Hello, sir! Hello po, ma'am. Magandang hapon po at magandang hapon sa lahat ng nanonood po. Hello, sir! Sir, curious ako, bakit po Magical Pomelo Farm ang pangalan ng inyong farm? Nagsimula po kasi siya dati, ma'am, habang nag-iikot kami ng father ko sa farm. Bali, may tumubo pong pomelo na may laman din pong pomelo sa loob. Bali yung pomelo, may pomelo din po sa loob. Pomelo sa loob, oh! Ano po? Tapos mayroon din tumubo na mushroom dun sa farm namin na umabot ng 32 inches na umabot yung bigat niya sa 10 kilos. So parang doon kami nakakuha ng idea. Sabi ko, pangalanan natin ng Magical Pomelo Farm, yung pomelo farm po namin. Opo. Parang magic nga talaga. Pomelo ay meron pang pomelo sa loob. Opo. Sir, sabi mo din may mga mushroom. Opo, opo. Opo. Ano ba yung lugar niyo dyan sa North Cotabato? Pwede mo ba kaming kwentuhan? Kamusta ang klima dyan? Anong klase ng lupa meron dyan? Same lang po ng klima din ng Davao. Yung ano lang po kasi is mahilig po kami sa mga organic fertilizer. Mm-mm. So bumibili kami ng mga yung mga rice hull ganun, yung mga balat ng saging, tapos tinatambak lang namin habang hinintay namin mabulok bago namin itapon sa namin, sa mga puno namin. Eh nagkataon that time maulan, June yun eh. May tumubo na mushroom, tapos habang tumatagal, palaki po siya ng palaki. Kaya nagkaroon ng mushroom dun sa farm. Ang galing. So, yung sabihin pala, yung inyong farm ay parang organic farm siya. Ah, hindi po. Naghahalo po yung synthetic tsaka synthetic. Organic. Nagkataon lang na marami talaga kayong nilalagay na Oh, yes po. Opo. Sir, balik tayo dito sa pomelo. Ang pomelo at grapefruit, parang hindi sila nagkakalayo eh. Yes po, magka-relative po sila. Sa pagkakaalam ko. Ano po ang pinakaiba ng pomelo natin sa grapefruit? Sa lasa po. Magkaiba po sila ng lasa. Opo. Bali, yung pomelo po natin is matamis yung grapefruit po. Medyo may bitter taste siya eh. Na-amaze ako dito sa pomelo. Kasi saan ka naman nakakita ng prutas na may cover pa sa loob, no? May cover na, naka-cover pa sa loob. Pero ang linis-linis ng prutas na itong pomelo. Opo. Tapos, Sir Magallanes ang inyong variety. Anong pinakaiba po ng Magallanes sa iba pang variety? Hindi lang po ako sure sa kung anong pinakaiba nila. Pero ang pagkakaalam ko po kasi yung Magallanes yung pinakasuited dito sa amin. Kaya yun yung napili ng... Kasi nag-start kami sa grandmother ko pa eh. So yun yung napili niyang yung variety na yon. So parang kayo ay third generation na? Yes po. Gaano kataas po ang tinataas ng ating mga pomelo, sir? Sa ngayon po, ma'am, yung isang area po namin, umabot na po ng 40 feet yung height niya. Nasa 35 years old na po yung puno. Oh! Tapos, ito ba pinupron pa ba natin yung gayto kataas?
Depende po sa technology ng every farm, ma'am. Pero kami po kasi hindi kami masyado nagpo-prune kasi yung more on feeding kami sa puno. Nagpo-prune lang po kami pag ano na yung medyo masikip na yung mga sanga niya. Nagbabawas kami ng mga sanga para sa makabunga din siya ng maayos. Opo. Sige sir, balik tayo dun sa pinaka-basic. Paano ba magtanim ng pomelo? Bale, ano lang, simple lang po. Bale, yung ginagamit po namin is yung ano po, yung grafted na seedling ng pomelo. Tapos, bale, maghihintay lang po tayo ng mga 7 years para maging productive talaga siya. 7 years. Oh, sa ika-apat naman na taon, lumalabas na yung mga bunga-bunga niya pero hindi pa masyado maganda yung quality ng bunga noon. Kaya sa ika-7 taon talaga kami nag-ano. Yung pinaka-peak. Oh, yes. Oh. Mm. So, pag tayo yung nagtanim, gamit nyo is grafted na. Eh, paano pagka-seed? Kasi kung grafted na yan, 7 years, paano pagka-seed pa lang? Gano'ng katagal yung seed, yun? Yung seed, ma'am, hindi ko alam kung ilang taon siya mamumunga. Pero hindi mo kasi malalaman kung anong behavior ng puno. Mm-hmm. Compared dun sa grafted, kung ano yung behavior ng mother plant, magagaya niya po. Opo. Gano'ng kataas yung mga grafted nyo? Mga ilang years na yon? Sa ngayon po, meron kaming 35 years, meron din pong 18 years old na po. Yung 18 years old, nasa 20 feet. Tapos yung 35 years old namin, nasa 40 feet na po. Oh, yung, I mean, yung itatanim nyo pala? Yung itatanim. Maliliit lang po siya, mga nasa mga 2 feet siguro. 2 feet? Gano'ng ilang taon na yon yung 2 feet na yon? Mga ano pa lang siguro, mga nasa 2 taon. Dalawang taon. So, 2 years plus 7, mga 9 years talaga ang ano niya. Tapos, sir, paano ang distance? Kasi sabi mo kanina, lumalaki siya ng 40 feet eh. Yung ano po, yung pomelo talaga is nasa 10 by 10 yung spacing niya pag tinanim mo. Pero mas maganda, mas malaki yung spacing. Pwede sa 12 by 12, pwede rin 15 by 15 feet. Meters pala. Meters. Tapos pwede kayo mag-intercropping dyan? Hindi po kasi yung pomelo medyo madamot po siya sa spacing eh. Gusto niya, siya monocrop. Ayaw niya ng katabi. Iba-iba ang lasa ng mga pomelo na natitikman ko din po, no? Meron iba matamis, meron iba naman maasim. Tapos minsan naman parang kulang sa asim at saka sa tamis. Medyo matabang yung ano. Paano natin to, sir, na kukuha yung tamang lasa? Yes, totoo po yun, no? Kasi sa iba-iba yung area kasi namin, napansin ko, ma'am, yung may sandy loam, may clay loam. Doon po yung sa clay loam na soil siya pinaka-suited. Doon din po yung nakukuha namin yung pinaka-matatamis namin na pomelo. Nasa ano din po yun, ma'am, nasa mga foliar fertilizers, tapos yung ano yung pinapakain yun sa kanila, doon din po nanggagaling yung lasa nila. Minsan pati kulay, iba din. Yes po, may pink, may red. Sa area po, ma'am, hindi po talaga pare-parehas yan. Paano natin sila, sir, napaparami naman yung sa bunga? Yun po yung, ma'am, yung sabi ko po sa, nakadepende po sa technology ng every farm, pero sa amin po isa feeding ng farm. Kung ano po yung kinuha natin sa tanim, ibabalik po natin gamit yung organic fertilizer po. Paano yun? Kukunin natin sa tanim, ibabalik? Paano yun? Medyo naguluhan ako doon. I mean, pag di ba, pag nag-start kasi na mamulaklak yung pomelo, grabe yung synthetic chemicals na ginagamit natin. Gumagamit tayo ng insecticide, fungicide, medyo nadadamage yung lupa natin. Kaya pagtapos ng, kasi 7 months yan eh, 7 months yung cropping. Pagkatapos ng 7 months, pinapakain talaga namin ng mga organic fertilizer yung farm para yung lupa natin is mag-repair. Oo. Mabalik yung sustansya sa lupa. Yes po. Oo. Tapos, sir, meron bang pagkakataon na hindi nagbunga itong mga pomelo natin, mga puno? Yes po, ma'am. May time po, 2 years, nag-stop yung isang area namin. Parang pahinga muna siya. Paano ang ginawa natin doon? Eh di lugi tayo kasi isang area. Yes po. Bali, ang ginagawa lang namin, hindi kami nag-stop, pinifeeding pa din, inoobserbahan yung puno kung ano yung kulang sa kanya, ibibigay mo lang hanggang sa bumalik yung ano niya, lakas para mamunga. Anong possible reason bakit po siya nag-stop ng pagbunga?
Number one po yung pH level ng lupa. Pag acidic yung lupa niya, hindi talaga siya mamumunga. Kailangan kasi nasa 4.5 yung acidity level ng lupa natin. Mm-mm. Tapos may mga peste din ba na nagiging cause na to? Sa peste naman po ma'am, fungus yung pinakamalaking kalaban niya para hindi siya mamunga, namamatay yung mga roots niya. Nematodes, isa din po yun. Tapos, mga insects, sir, meron ba? Nakaw ba sa insekto ang pumelo? Yes, pag nag-start na po mamulaklak, grabe po yung mga insekto. Ah. Oo. Katulad po ng? Mites po, yung pinaka-major na mga problem ng pumelo farm is mites, yung borer, tsaka yung thrips. Tatlo po yun sa insekto. Tapos sa fungus naman is yung scab at saka anthracnose. So. Ah, yung anthracnose hanggang sa pumelo pala, umaabot yan. Akala ko yes, mangga lang pinadali niyan. Yung sakit po ng mangga at saka pumelo, halos pareho. Halos pareho, oo. So, sir, parang binabalutan niyo din yan? Hindi na po, bali spray lang talaga. From bulaklak po, mag-start, pag lumabas na yung parang mga munggo na lalaki ng mga bulaklak, nag-start ka na mag-spray every 3 days po talaga yung spray niya. Pang-spray ito yung mga pang-pesticide? Yes po, oo. Insecticide, fungicide, ganun po. Sir, curious ako dito sa pag-spray ng pesticide saka insecticide, no? Meron ba'ng tamang panahon, oras, at paraan kung paano ang pag-spray? Yung sa amin naman po ma'am, nakasunod na kami sa every 3 days na schedule, pero sa fungicide, meron po tayong maiinit na fungicide. Mm-mm. Gaya ng copper base, yung mga sulfur base. Hindi po 'yun ginagamit pag bulaklak pa lang. Pag lumaki na siya ng mga singlaki ng ping pong balls, doon pa nag-start pwedeng gumamit ng sulfur at saka copper base na fungicide. Mm-mm. May oras ba 'yan? Anong tamang oras sa pag-i-spray? Yung ibang farm po ma'am, kung susundin talaga yung tamang oras is dapat mga nasa 5 a.m. mag-start ka na mag-spray. Tapos by 4 p.m. hanggang doon lang. Pero sa amin po is wala pong oras. Nagsa-start po kami ng 6 a.m. matatapos kami ng mga 4 p.m. 4 p.m. Naisip ko gaano kadami ang ini-sprayan nila, sir. Alas 6 na umaga hanggang alas 4. Para ka nag-opisina nun, sir, ha? Hindi naman po. Bali, ano po kasi ma'am, ang pumelo po kasi gusto niya yung parang pinapaliguan talaga siya ng chemicals. Hindi katulad ng palay na pwedeng parang pausok-usok lang. Hindi pwede sa pumelo po yun. Isusunod sana sasabihin, nagsubok ba kayo na magpausok para sa inyong mga pumelo? Kasi di ba sa amin dito kasi sa Nueva Ecija, pag ang mangga hindi namumunga, papausukan yan. Yun yung ginagawa kahit dito sa amin pag mangga. Pero sa pomelo po, hindi po namin nasubukan eh. Talagang hinintay nyo lang siya na magkaroon na ng bunga. Yes po, pag nag-start na magbulaklak, mag-spray na po. Gano'ng katagal sir yung nahinto nyo na ano na area? Gano'ng katagal na hindi siya talaga nagbigay? 2 taon yun ma'am that time. 2 years siya na wala talagang activity sa farm. Tapos pagkabalik ko, nag-start na lumabas yung mga malilit na flashing na may bulaklak. Doon pa kami nag-start na mag-ulit, naggumawa ng activity sa farm. Opo, di ang sakta, naisip ko lang, no? Parang ang sakit sa ulo. Na yes, totoo. Hindi namumunga yung area. Uh-huh. So, gano'ng kalaki yung epekto na to sa inyo, saka nakabawi ba kayo doon sa ibang area niyo? Nababawi naman po ma'am kasi pag syempre pag stop ang operation ng farming naman ganoon kalaki din yung expenses natin. Nababawi naman siya ng ibang mga areas natin. Sir, curious ako pagdating dito sa ating pomelo sa pag-harvest, no? Sabay-sabay ba na ina-harvest ito? All in, all out, ganoon ba or per order lang kayo? Depende po sa season ma'am kasi meron iba na isang area siya pero hindi sabay-sabay namunga yung puno. So, dapat kasi may record ka na start nung lumabas yung butil, dapat pagka 7 months doon kami nagsustart mag-harvest. Eh yung iba, 6 months, nag-start na kami dito ng harvest, nasa 6 months pa lang yung edad niya, hindi pa siyang pwedeng harvestin. May time din po ma'am na sabay-sabay na po lahat o all in na po. Oo. Oh. Hmm. Kasi naisip ko doon sa avocado, pagka hinarvest nila, hindi na siya nagtutuloy maghinog. Pag natanggal na dun sa
So, ang pomelo ba, ganun din? Pagka tanggal sa branch ay hindi na pwedeng magtuloy ng paghinog o yes po, ma'am. Hindi na po yun matutuloy. Parang magaan yung bunga tapos hindi masyado quality. Oh. Pag hinarvest yun ng maaga. Kaya kailangan yung tamang oras, tamang panahon yes, para po sa harvest. Pero meron po tayong tinatawag na oversized, ma'am, or OS na pomelo. Yun po dapat mga nasa 6 months na harvest na po siya kasi mabilis din po siya mag-dry. Ah, okay. Drying ang problema pag nag-harvest tayo. Ah, pag sa OS lang po na ano, ma'am, na size, yung mga nasa 1.2 kilos yung isa paakyat. Ano ang normal size ng pomelo? Eh para sa mga grams. Customer dito. 800 grams po yung pinaka ano, ma'am, 800 grams yung pinaka premium na size, yung regular 800. Po. Ito yung sa grocery saka sa market, no, direkta na. Actually, ma'am, mostly sa mga groceries yan yung OS, yung mga tagawan. Ah, oversize pa yun. Normal sa inyo is normal lang yun, tama ba? Ano po, ma'am, ang normal is 800 grams tapos yung 1 kilo po yung mga oversize natin. Oversize. Oo. Okay. So pagka-harvest nyo, paano ang storage niyan? Kasi usually, ang pomelo, tina-travel pa yan, di ba? Yes po, ma'am. Oo. Long distance yan. Yes po, ma'am. Abali, pag quality naman yung pomelo, ma'am, yung hindi natamaan ng mga sakit, tapos well-maintained yung farm, umaabot po yan ng mga 1 to 3 months bag ang shelf life ng prutas. 1 to 3 months? Yes po, oo. Wow, ang tagal ah. Paano yes. Storage niyan? Oh, kasi na-try namin, ma'am, nag-harvest kami ng pomelo tapos nag-stock kami para pang-konsumo. Umabot ng 3 months, okay pa din yung laman niya. Kaya lang yung balat niya medyo makulubot na. Hindi na siya marketable. Pero yung loob? Yung loob, walang problema, walang nagbago, mas tumamis po lalo. Parang gusto ko tuloy ng pomelo ngayon. Sayang, hindi pa season ngayon dito. Oh. Ano po ang season ng pomelo? Dito, ma'am, March to April po yung pinaka-peak, yung pinaka-madaming harvest. Oo. So, konting panahon na lang. konti summer, na lang. Summer. Pero sa dami din po ng nagtanim, parang nag-iba-iba na po yung ano nila eh. Yung months nila. Kasi sa amin, sa farm na yun, wala pa kaming bunga. Wala pang bunga. Oo. Kakatapos lang namin nung bare months. Sir, katulad yan, delayed yung pagbunga nung sa inyo. Ano ba yan? May epekto ba yan sa inyo as farmer? Yes po, ma'am. Kasi kung delay po yung bunga niya, delay din po yung income mo. So, stop muna yung income. Bali, palabas ka muna ng kapital para maganda yung bulaklak ng pomelo mo pag namulaklak na. Saka dagdag din dun sa mga sa mga pakain. Fertilizer natin. Kasi ang ginagawa ko po, umiikot ako, tapos kung makikita mo kasi sa puno kung ano yung kailangan niya, kailangan mong ibigay para pag nag-start na siya mamulaklak, quality yung mabibigay niya. Opo. Balik tayo doon sa tamis, sa tabang, sa kamaasim. Nagagawa ba natin doon ng paraan? Yes para po, ma'am. Para maging lahat sila matamis. Yes po, ma'am. Hindi naman natin ma-perfect, pero makukontrol po natin ng konti. Meron talaga kasing area na kahit hindi ka nagtatapon ng chemical, hindi ka nagsispray, matamis talaga yung pomelo. Meron din yung isang area namin kasi medyo mataas sa nitrogen yung lupa, mababa sa potas. So bibigyan nyo ng potas yung lupa para matumamis. Meron kaming isang... Yes po. Meron din po isang area na mataas masyado sa potas, kulang naman sa tamis. Ang bunga doon maliliit. So kailangan nyo bigyan ng nitrogen para lumaki ng konti. Oo. So, na-adjust natin kahit pa paano yes. Naman na habol natin yung salasa. Yes po, oo. Sir, sa Pilipinas, kasi kilala talaga ang Davao pagdating sa pomelo. Kaya nagulat ako na hindi ka sa Davao area. Yes po, ma'am. Yun yung pagkakaalam ng lahat, ma'am. Kasi Davao pomelo talaga yung kilala. Pero actually, yung Mlang North Cotabato po is isa sa pinakamasarap na pomelo din po. Na nagsusupply din po sa Davao. Kaya siguro, pag bumili sa Davao, akala is galing din talagang Davao. Kasi yes po, yun yung... kasi yung misis ko po, taga Manila din po eh. Mm-hmm. Ang pagkakakilala niya dati na pagsabing pomelo, Davao lang ang meron. Pagpunta niya dito sa lugar namin, ay, nandito pala galing yung mga pomelo, sabi niya. Sabi ko, kami din yung
Kami din yung nagsusupply dyan sa inyo sa Luzon eh. Oo. So sige nga, pag-usapan natin, paano nyo natatravel from Davao, ay dyan North Cotabato to Manila? Paano ang traveling niya? Bale, ang nangyayari po kasi ma'am, yung mga buyers na namin yung ano dyan, nagpapatravel ng mga ano, pumelo. So galing dyan mismo sa farm, hahakutin. Tapos yung iba, pinapadala nila via solid lines, yung barko. Ah, okay. Mga 3 to 4 days, nasa ano na siya. Nasa Manila na. Meron din kami dito ang mga trackers na may biyahe siya, pero per schedule lang yung biyahe niya. Oh. So ano yan, magka-harvest, paano ba ito i-harvest pala? Hindi pa natin napag-usapan yun. Paano ba ito i-harvest? Kasi matataas na puno yan eh. May gumagamit po kami ng mga hagdanan, tapos yung iba dapat marunong umakyat sa puno kasi ang tataas eh. Oo. Tapos kung... May net din ba kayo? Ay wala po, bali ang mangyayari, partner-partner yung mga harvester. Meron umaakyat, meron tagasalo sa ilalim. Tagasalo, oo. Naku, parang asaya dyan pagka-harvest season. Yes po, masaya po talaga kasi maiingay yung mga harvester, nagkakwentuhan din minsan eh. Oo, so sa inyo, ang harvest nyo, gano'ng katagal inaabot mula umaga hanggang anong oras? May oras ba kayo ng pag-harvest? Yes po ma'am, kasi dapat pag-harvest nyo, tuyong-tuyo yung bunga, walang mga moist. Kasi magbabampo siya pag medyo may moist po yung ano. Dapat mga lumabas na yung araw, mga siguro mga nasa, minsan nakaharvest kami mga 7 to 8 a.m. mag-start na po. 7 to 8? Hmm. Tapos sa gaanong oras yun? Hanggang 4 lang po, 4 p.m. 4 p.m. Oh, bago magdilim. Yes po. So, batuhan ng batuhan pala ng pomelo dyan para kayo naglalaro ng basketball. Yes po, pero dapat maingat din po kasi pag nag-bomb, wala na po yung value ang prutas. Oo, kasi malalamog. Mabali masasayang. Oo. No, nalalamog po. Parang katulad din sa tao na makikita mo may itim na yung ano niya, yung balat niya. May pasa, oo. Oo, yes, yun. Oo. Tapos sir, pag kayong na-harvest na nakuha na natin, ilalagay natin saan? Kasi iba nakikita ko nakabak. Kasi galing sa farm, iba pa. Yeah, bali yung sa amin po ma'am, meron pa kaming tinatawag na packing house. Bali yung packing house po namin, iba-iba po yung design eh. Meron dati, yung luma naming design, may kawayan po na parang box na kawayan, malalaki. Doon muna siya stock for mga 1 to 2 days bago ilagay sa sako. Mm-hmm. Tapos yung pinakamagaganda talaga natin, yung mga premium qualities nilalagay sa box, yan na yung nakikita natin sa mga market na may mga pangalan, tapos may pomelo sa loob. Ah, so iba, naka-crates muna, tapos isa sako. Hindi ba mainit yung loob ng sako? Hindi naman po, kasi naka-stock naman yung ano eh, pomelo eh. Mm. So nag-export na rin po ba kayo? Dati po, may nag-offer ng gustong i-export yung pomelo namin, kaya lang hindi namin mahabol yung target nila na tonnage per month na hinihingi. So hindi kami natuloy. Dito lang kami sa Luzon, Visayas, Mindanao po. Luzon, Visayas. Ang sabi nila, ang problema daw minsan yung sa tracking kasi mas mahal pa yata yung pagdala sa Luzon kesa sa Malaysia, Brunei, tama ba? Hindi ko lang po familiar paglabas ng bansa yung ano yung presyo ng pag-export, pero dito po sa atin from Lang to ano Lang dadaan ng Davao papuntang Manila po, hindi naman po ganun kamahal yung hindi ano yung kaya pa shipping. O kaya pa naman nakikitain pa pero dodoble na yung presyo niya galing sa farm. Ayan, dahil nabanggit mo yan, sir, sa ating pagbabalik, pag-usapan natin, magkano ba yung pomelo sa farm ni Sir Bill? Ayan, ito po ang Agree Ako Dyan. Nagbabalik po ang Agree Ako Dyan. Kasama pa rin po natin si Sir Bill dyan ng Magical Pomelo Farm. Sir, mabalik tayo na nabanggit mo kanina. Sa farm, iba ang presyo. Pagdating din sa market, iba din ang presyo. Magkano ang presyo ng galing sa farm? Nakadepende po, ma'am. Pero sa ngayon po, nasa 30 to 40 pesos po yung per kilo. Ganun lang? 30 to 40? Oh. Ang mura naman! Yes po, ganun lang po yung presyo sa farm. Bali, naka-all-in lang sa lahat ng classification. Kinukuha ng buyer sa 30 to 40 pesos po. Eh, pagka napunta na ng grocery, kunwari hindi ko alam.
Magkano? Umaabot na po minsan, depende sa lugar, nasa 150, 200, ganun na po yung presyo eh. Oo nga. Kaya hinihintay ko minsan yung bigay sa opisina. Kaya yung mga dala ng mga kamag-anak galing sa ano. Oo, yun yung pasalubong eh. Oo, yung mga pasalubong. Kasi pag bumunta ka ng market, parang gusto mong kumain, pero parang ang mahal naman ng pumelo. Ganun, pag gusto mong taka ng grocery. Pero nalaman ko sa inyo, is 30 to 40 lang. Yes po, depende sa season. Yung pinakamahal dito sa amin, nasa pag per classification naman, umabot lang siya ng mga 50 to 60 pesos. Pero ang per kilo naman kasi, no, sa isang pomelo, gaano kabigat to? Depende po ma'am, sa iba-iba po kasi meron tayong 800 grams, may 1.2, may 500 grams, ganun po yung mga weight niya. So pag nag-harvest, ganun, say sir, sa isang puno, gaano kadami ang pomelo na kaya mo i-harvest? Nasa 250 kilos po per puno, depende 200. Sa edad po. Oh, 250. So kung ibebenta mo yan sa 30 pesos, malaki-laki na rin yan. Yes po, nakakabawi. Uwi ka na, oo. Oo po. Yung expenses din natin, medyo malaki po. O kasi, di ba, spray ka ng spray, parang mangga talaga. Yes, oo. Yun ang ano doon. So sir, pagka gusto ko magsimula ng pagpupomelo, ano yung mga dapat kong i-consider? Bali, yung number one talaga is yung lupa, ma'am, source of water, tapos yung daan, papasok sa farm nyo. Pinaka-importante po yun. Oh. Bakit? Anong ano nun? Ano ang epekto nun? Yung daan? Kailangan po kasi makapasok yung mga truck, ma'am, para kumuha ng pomelo. Kasi kung may farm po na hindi mapasok ng truck, kailangan nyo po mag-double handling, mas double din yung expenses ninyo. Oo. Pwede ka pang kumuha ng mga hahatak na kalabaw. Yan, mga ganun, no? Oo. So, daan na pa, sir? Siguro kailangan din ng budget para sa pag-start nyo ng pomelo kasi medyo malaki-laki po talaga yung kakailanganin pag mag-start na po siyang mamulaklak. Sa halimbawa, sa isang hektarya, magkano ang pwede nating magastos dyan? Kasi sabi mo, 10 by 10 meters ang pagitan. So, ilan ang pasok na pomelo doon? Yung 1 hectare po, ma'am, nasa 100 kapuno po yun. 100 puno. Yeah. So, kung 100, sa isang hektarya po, gumagastos po kami ng mga 250 to ano to 300,000 po per hectare. Per hectare. Kasama na doon yung pang spray natin, no? Lahat na po ma'am, pati labor po. Oh. So sa 250 to 300, yan ang ating initial investment. Ang tanong ko naman, magkano ang kikitain natin diyan? Minsan kumikita po tayo ng mga nasa minsan po depende sa season din, minsan umabot ng 600 to 750 per hectare din po. Per hectare. Uy. Nati-triple eh. Oo. Pag maganda po yung quality, pero pag tinamaan tayo ng peste, nasa 400. 400 to 450 po. Opo. Pero nadoble naman kasi nasa 200 yes, ka naman, di ba? So hindi ka pa rin talaga lugi. Hindi naman po. Yun lang yung disadvantage is pag nag-stop siya mamulaklak. Oo. Na nangyari sa'yo 2 years ago. Yes, oo. Oo. Eh sir, may tanong ako. Ang North Cotabato, ba't tinatamaan ba ito ng bagyo? Hindi po kami masyado tinatamaan dito, ma'am. Kasi ano eh, napapalibutan tayo ng matataas na bundok. Yes, maganda ang location. Tapos maganda din po, ma'am, pag nag-start pala ng pomelo farm, maglagay ng windbreaker yung mga puno ng nyok. Oh, para hindi... Sa palibot. Ano ba ano ang pomelo? Sensitive pagdating sa hangin? Yes po, ma'am, kasi maliliit yung sanga niya tapos mabibigat yung bunga kaya gumagamit din po tayo ng mga support para sa branch niya tulad ng mga kawayan, ganun. Mm-hmm. So may tendency na malaglag yung bunga pagka malakas ang hangin? Oo, hindi lang po malaglag, ma'am. Mabalik din yung main talaga ng branch. Yung isang puno? Gano'ng kalaki yung isang puno? Yung sa amin siguro, mga hindi ko masabi yung size niya pero mga nasa ganyan siguro kalaki. Oo, tapos ang taas, mataas siya, sa 40 feet. Oo, nga, madali siya umano ng hangin kasi manipis lang pala siya. Oo. Hindi katulad sa mangga na ano, makapal ang kanya. Oo. Katawan, di ba? Yes, po. Opo. So, sir, yan sa ROI, gano'ng katagal naman yung return of investment na to? Sa loob ng 7 months po, ma'am. 7 months bago mabalik. 7 months. Galing dun sa ating, sa 7 years, na. Di ba meron pa tayong drafted, tapos 7 years. Ay, oh, yes, okay. Kung galing sa tanim, 7 years. Tapos pag nagdating ng 7 years, another 7 months, parang bumalik yung ano lahat ng na-invest nyo dun.
Oh, pero pagkatapos mo naman magtanim ng isang puno, tuloy-tuloy na 'yon hanggang 35 years, no? Hindi ma'am, umaabot po ng 80 years pag maganda yung wow. pag-aalaga sa puno. Depende po sa paano nyo siya inalagaan. So isang tanim mula, abot ka ng 80 years. 80 years, yes po. Ay, sir, Matt, balik tayo dito sa grafted nyo. Magkano po ang puno per graft? Yung binibili nyo na 2 years? Yung nabili namin, ma'am, nasa 100 pesos po per seedling. 100 pesos? Ano pa, iisip ako. 100 pesos. Eh, sa isang hektarya, di ba? 100 na puno yun. Itong parang ilang, ano yun? Tama ba yung computation ko? Nasa 10,000? Yun, tama. Tama. Ako, na-improve yung math ko dito. Mahina rin po ako sa math eh. So, yun, parang 250 nga is pwedeng-pwede na. Oh. So, ano pa ang mga makikita natin sa Magical Pomelo Farm? Dati po may kakao kami, pero sa ngayon, nakapokus na talaga kami sa ano. Sa pomelo. Yes po. Ang inyong mga produkto, saan-saan po ito makikita? Yung mga pomelo po na nasa Luzon po, ma'am, isa na po kami dyan sa nagsusupply, pero sa pangalan po na Magical Farm, bali, hindi mo po siya makikita sa market kasi yung mga buyers, may mga sarili-sariling pangalan na sa kanila na po nakatatak yun. Ba't hindi ba pwedeng Magical Farm? Parang mas maganda yung ganun. Wala po, ma'am, kasi hindi naman ganun kalaki kasi talaga yung ano namin, yung farm namin. Ilang hektarya po ang farm niyo, sir? Nasa, yung sa amin po, nasa 2 hectares, tapos may na-rent din po kami ng mga 2 hectares din po. So, bali 4 hectares para sa pomelo? Yes po. Tapos ito ay, tama ba ako? Pwede naman itong bisitahin kung tayo yung interesado sa pagpupomelo. Yes po, ma'am. Pwede po. ililibot? Oo, ililibot po. Bali, sir, ikaw ay third generation. Yes po. Ano ang inyong maia-advise bilang kayo nasa pangatlong henerasyon na ng pagpupomelo sa ating mga kababayan na gusto pong pumasok ng pomelo? Number one po dun, ma'am, dapat sa farming may passion ka at saka patience. Tapos pinaka-importante po yung araw-araw, dapat it's a learning experience po. Dapat araw-araw gusto nating matuto. Kasi yung sa pomelo po, ma'am, hindi po porket na na-perfect nyo yung technology this season, next season, same po, hindi po kasi ganun yung pomelo. Paiba-iba po yung behavior niya. Mm-mm. Saka parang ang pomelo naman kasi parang ano no, tawag dito, talagang hinahanap-hanap. Yes, so dahil sa lasa niya po eh. Parang may lasa yung pomelo na hahanap-hanapin natin eh. Yung kahit pagka-asim niya na may pagkatamis. Kahit flavor ng pomelo eh. Oo. Saka yun yung sabi ko sa'yo, di ba sir, kanina, parang ang linis-linis ng pomelo kasi outer layer niya is napakalaki na meron ng cover na parang bola ng basketball. Tapos pag binukas mo, pwede mo iserve as pira-piraso eh kasi naka-coat din siya. Oo. Diba, kung meron kang bisita, sa amin ganyan yung binagawa na. Pag may bisita, may asin. O, sino gusto ng pomelo? O, isang pack na gano'n. O, isa-isa. Pero sa totoo lang po, ma'am, yung pomelo po ng Langnord Cotabato, hindi na po kailangan ng asin. Maganda po talaga yun. Oo. Umaabot pa kami dito ng 14, yung Brix Sugar Brix po. Uy! Naku, parang gusto kong hanapin sa market niya. Paano ko bang malalaman na galing sa inyo? Next time, sir, lagyan yung tatak, no? Yung tanda lang. Kailangan nyo mong pag-harvest. Pag nag-harvest po tayo. Oo, para tapos timbrehan nyo kami. Ito yung nilabas namin yan. Sir Bill Jan, maraming salamat po. Ang dami po namin natutunan tungkol po sa pomelo. Salamat din po, ma'am. Ako, na-enjoy ko po ang ating usapan. It's an honor po. Opo, enjoy ko po at talagang natakam po ako sa prutas na to. At sabi maraming mo, salamat. March, hintayin natin na magbunga itong mga prutas mo at sana nga po ay maganda ang inyong ating. Sige, salamat po. Thank you po mga ka-agree. Isa na namang nakakatakam na prutas ang naging topic natin ngayon. Ito nga ang Magallanes Pomelo ng Magical Pomelo Farm. Ang Magallanes Pomelo ay hindi lang nakakatakam, kundi swak din sa negosyo basta't meron kayong tiyaga at sipag. Sir Bill, maraming salamat po. At sa ating mga kababayan, hanggang sa muli, ito po ang Agree.